Hello guys, magandang buhay. At ang ibabahagi natin ngayon ay paggawa ng homemade multi-power extension cord. So, ang kailangan natin guys ay unang-una, kailangan natin ng wire o cord. Ito ay flexible cord, 3-core. So, kailangan din natin ng, ito yung gagamitin natin, itong multi-power outlet. Yan. Kahit yung ano niya. So, kailangan natin junction box o utility box. So, kailangan din natin ng plug. O, socket. Yan. So, kailangan natin. Yan lang guys. Kailangan natin materialis. So, guys. Sige. Umpisa na natin ang paggawa. Yan guys, so balatan natin itong ano, itong wire. Itong wire ito guys ay may tatlong kulay, isang dilaw, isang pula at isang blue. So, ang gagamitin natin dito sa line ay pula at saka itong blue. Yung dilaw natin is considered na ground o earth. So yung box na to binutasan ko na para doon ko padaanin yung ano, yung wire. Yung guys. Yan. Yung ating ano, yung ating outlet, multi outlet. Ay bali ano to, 13 amperes. And 250 volts. Yan. Ganon din yung ating ano, yung ating socket. Ano siya? 30 amperes din. Ito. So, sa connection nito guys, titingnan lang natin dito yung ano, kasi meron ditong tatlong terminal na lalagyan ito. Itong earth, ground, at itong neutral saka line. So, wali, yung linya natin dito sa neutral at line natin nalagay. Walang problema kahit magkabaliktadan yan, guys. Yan. Yung line at neutral, okay lang magkabaliktaran. Huwag lang mapupunta dito sa earth ang isa. So, ang gagamitin natin na kulay, itong kulay na to, pula at blue ay sa line. Ito, automatic. Ilalagay natin ito sa ground or earth. Itong red at blue, walang problema kahit magkabaliktaran guys. Huwag lang dito mapupunta sa lalagay natin ng dilaw, ng yellow. Dito sa neutral at line, walang problema itong dalawa. Dito magkabaliktaran. Okay lang yan. Basta huwag lang mabaliktad dito sa kabila. Basta yung dilaw, considered na natin guys yun ha. Ano, yung ground or earth. Yan, balatan natin. Para guys hindi manabog yung ano, yung mga dulo, ganito gawin natin. Huwag natin ubusin yung balat. Tapos ibalik lang natin. Tapos ito ipapasok natin sa terminal. Yan. Yan guys. So ilalagay na natin. Wala problema kahit umauna natin yung ground. Yan. Kita nyo. Natin ilalagay sa may ground. Yun. May makikita tayo dong mga guhit, may bilog tas may guhit-guhit pa ba, yun yung
earth to ground. Ganyan, iulan na natin yung dilaw para hindi tayo magkamali. Yan, higpitan lang natin mabuti guys. Tapos susunod natin dito, walang problema guys kung ano yung gusto natin ilagay. Dilaw man o pula sa neutral o sa line. At magkabaliktaran yan. Huwag lang magdidikit guys ha. Siguraduhin lang natin guys na yung mga wire natin hindi magkakadikit-dikit. Itong dilaw, pula, sa kablo, dapat hindi sila magkakadikit. Baka mamaya may mga lumampas, may mga lumabas na wire, dumikit. Kahit dito, hindi pwede siyang dumikit sa ground. Ito, kadugtong ito ng ground guys. Itong steel na to. Kaya hindi dapat yan madikitan. Kasi pag nadikitan yan, nilagyan natin ang power supply. So, mag-spark. Mag-short circuit. Siguro din natin mahigpit guys. Ganyan lang guys. Ganyan lang ang purma niyan. Ito yung dilaw. Yung neutral. Ay, neutral yung, sorry. Yung ground. Earth. Ito naman yung, itong line dalawa. Itong pula at saka yung blue. Ito yung linya natin. Line at saka neutral. Yan, nakalagay. Yan, makikita. Basta tingnan natin doon sa mga terminal niyan tapat. May nakalagay dyan. N, L. Ibig sabihin ng N, neutral. Ibig sabihin ng line. Ng L line. Yan. Wala nang problema yan kahit magkabaliktaran. Yan. Basta siguraduhin lang guys natin na hindi sila magdidikit. Tapos itaklob na natin. Yan. At lagyan natin ng medyo. Lagyan natin ng tornilyo. Ganito lang guys, kasimple gumawa ng ng power extension cord. Na magagamit natin sa ating mga bahay. Sa opisina. Para guys sa inyong mga bahay, kaya-kaya nyo nang gumawa. Bibili lang kayo ng board saka itong power outlet natin tapos plug yun. Makakagawa na kayo ng extension cord para sa inyong mga appliances, sa inyong rec, washing machine, TV, kung ano mga pwede nyo, sa charger, pwede sa kasama ng charger. Yan, napakasimple lang guys. Basta titingnan lang natin yung mga nakasulat doon, sundin natin yung earth, yung line, neutral. And guys, ganun pa rin, no? Ganun pa rin ang gagawin natin doon sa ating plug. Ganun pa rin. Kung alin yung line naman dito, kung alin yung line na lagyan natin dito sa terminal ng ating box, ng ating outlet, ganun din dito sa plug. So dito, ito kasi 220 to, design to sa 220. So ang linya natin dito dalawa, ito, itong dalawang line. Line 1, line 2 or line neutral. So yung ground na iba. Ito yung ito yung ground. Ito yung ground. Ibang itsura niya kaysa doon sa dalawa. Yan, huwag tayong magkakamali guys ha. Yung sa box nilagay natin to kanina dilaw. Sa ground, kaya dilaw din yung ilalagay natin dito sa ating ground dito sa sa plug para pagsaksak natin. Kasi pag nagkamali kayo, dito na ilagay sa linya, so mali yan. Basta walang problema, kabaliktaran dito sa dalawa, basta dito lang yung dalawang linya. Itong pula dito sa dalawang to. Blue. Walang problema yan guys, kahit magkabaliktaran. Basta wag lang mapupunta dito sa ground.
itong dilawag lang mapupunta rito din kasi yung nakalagay kanina doon sa box natin, yung ground natin nakalagay doon sa yung dilaw yung nakalagay sa ground, kaya dito sa plug natin ay yellow din yung ilalagay natin. Yan guys, so dito sa dalawang ano natin, dalawang terminal, yung iba may nakalagay pero ito wala, ito. Pero yun nga, ang standard ng ganitong 220, yan, itong 220 natin, ito ang papano tingnan, ito yung line niya natin, itong dalawa, itong kakaiba nito, yung ground. Itatanda natin guys, yung naiiba, ito yung ground. Kahit sa mga ibang plug, may pagkakaiba yung ground talaga. So may mga nakasulat naman dito. Ito. Ito, nabura na itong sulat dito eh. Yan, di basta tatandaan natin guys. Yan, iba ang itsura ng ano, iba ang itsura ng ground. Basta yun yung ating gagawin. Kung ano yung nilagay natin dito sa kabila, kung saan natin nilagay yung ground, doon din natin lalagay dito sa may plug niya. Yan. May mga iba't ibang klase ng plug. Pero ano, iba rin yung ibang itsura talaga nung niya, nung ground. Pero dito sa standard na to, sa 220, pang 220 itong design na to, 220 volts. Ito yung ground niya, ito yung linya, dalawa, neutral o line, walang problema, magkabalik, bariktaran. So, titingin pa tayo ng ibang ano, ibang meron ako dito ibang plug. Ito mo special, tama mo, mapapansin natin guys, yung isang special plug. Mapapansin nyo, ito yung linya natin, itong dalawa. Ito yung ground. Naiiba din siya na itsura. Mas malaki, mas mahaba, tapos iba yung posisyon ng ground. Itong linya, parehas ang posisyon, ito ibang posisyon. Yan, dyan mo makikita yung ano. Ito naman pa yung 110, pang 110 to, guys. 110 volts. Dito sa ano, sa Saudi. Sa Pilipinas naman, isa lang ang ginagamit doon. Ganito lang din, 220 watt, ganito ang ginagamit. So ito walang ground to. Walang design na ground itong plug na to. Yan. So ilalagay na natin yung ating no plug. Basta tandaan lang guys natin kung saan yung nalagay natin yung ano, saan natin nalagay sa box. Yung ground doon natin lalagay din dito. Yan, lagay ko na isa sa kabila. Sa line, sa isang line natin. Dito naman sa isang, yung ano. Ganyan lang guys. Basta importante lang dito guys, huwag magdidikit ha. Huwag magdidikit yung mga linya. Tapos itong dilaw, ilagay natin sa ground. Doon sa ibang cord guys, ang ano, green. Stand, ano yan? Yan ang kulay ng ground. Green ang gagamitin natin pag may green. Minsan kasi green, brown, saka blue. So gagamitin natin ground or earth ay yung apa, green. Yan guys, so ipasok na natin, tapos lagyan natin ang tornilyo. Ganyan lang guys, kasi simple gumawa ng ano, ng power cord extension. Guys, meron tayo yung finished product. Ito na siya. Ito na ang ating kompleto na ano,
finished product ng ating power cord extension. So titestingin na natin ito. Saksakan natin siya. So may switch ito. Yan, may switch yan. Yan, yan may low guys. Yan, okay na. Yan, pilihan tayo sa mga saksak dito ng ating mga gadgets, appliances. Mga gamitan nyo. Ang kagandahan nito guys, meron siyang switch. Pag ganito paggagawa tayo ng power cord extension, yung may switch. Yan. Para ano, papatay natin pagkatapos natin gamitin. Pwede natin patayin dito. Kahit hindi dun sa hindi natin bunutin yung ano, sa pagkakasaksak. Yan guys, maraming salamat sa ano, sa pagtsatsaga nyo ano, dito. Sana ay may natutunan kayo dito sa ating ginawang pagtuturo. Yan. Comment sa tanong kayo guys. Tanong lang kayo. Bye-bye. God bless. Salamat.